Ciao, ASAL Adventure. This is your Kuyal, and we're back here sa ating urban garden. As you can see, parang lumuwag na siya. Actually, lumuwag na rin talaga. Kasi, if you notice, marami na tayong nilagay dun sa ating little paradise. Yung strange feeling lang, kasi before, pag nababawasan yung mga plants ko dito, and I had to bring it home sa malolos for the reason na namamatay siya, hindi siya nakaka-adjust dito kasi since hindi nga well-ventilated tong place natin. Minsan nadidepress ako kasi parang nalalayo siya sa akin. But then, when I started moving them dun sa ating pinapangarap na little paradise, happy din naman ako na nandun sila kasi yun nga yung plan natin naman even before. Yun yung pinapangarap natin na maikuha sila din ng place of their own. Kasi sa malo, okay din naman sila sa malolos, kaso nga lang hindi natin sila malagay directly sa soil. Na yung sa, no, hindi sa pot. Eko, kasi sa malolos nababaha, so yun yung problema namin doon. Hindi ka makapagtanim directly sa soil yung without the use of the pot. Kasi nga, mabilis tumaas yung tubig, so risky din. Kasi kaya din ako nalulungkot dati pagka I have to leave it there. Kasi may risk din na baka umulan. Eh, siyempre hindi naman maasikaso din lahat ni nanay at ang ama yung mga plants kapag yung sila lang yun nandun. So now, kampante na rin ako na nasa Cavite lang most of them. Medyo i-update ko lang kayo kung ano yung mga natitira pa dito. And ano na yung mga next na plants na dadali natin dun. Para mas maka-adjust din sila. Yan. Come and join. So far, ito na lang yung natitira. Most of them are yung Sansevieria natin. Na, next ko na siyang dadalhin doon. Like this one. Itong ating copper. Tapos ito, this one. And then yung green doon. And then yung itong silver na to. Buti nga nagtatrive pa sila kahit paano. Tsaka ito. Pero I'm sure, pag nailipat na natin sila doon, mas maglulush pa yan. And, baka itira ko na lang dito. Kasi almost every week, nagdadala ako doon. Especially mga plants na alam kong medyo nahihirapan na talaga din dito. But, baka isunod ko na rin yung mga other big plants natin like this one. Itong anthurium chrysanthemum natin. Yan. Kasi feeling ko mas lalago siya doon. Ito pa yung galing Bicol. And then look, baka ititira ko na lang dito later on itong mga small pots natin. Kasi most of the plants here in this side na i-transfer ko na doon. You remember yung malago natin na oregano dito. I moved it already there. And then yung ibang plants pa dito. And they're adjusting naman. Diba, konti na lang sila. Baka nga itong pot na to, baka ilipat ko na rin doon. But then, you'll see. Pero ang nakaschedule na natin next are these snake plants. 1, 2, 3, 4, 5. Baka ito, iwan ko muna to dito. Or, let's see. Double check. Itong mga fiddle fig natin, inisip ko na ilipat doon. Pero, inisip ko pa rin kung paano. But then, we'll decide on that. Doon tayo sa other side naman. Dito sa center pala, ito nyo, dalawa na lang yung pots natin. Dalawa na yung transfer ko doon, yung group of photos. And then yung isa pa, yung isang philodendron. Nandun na rin. So itong bacularis na lang. Tsaka itong photos na natin. While here naman, tingnan nyo yung ano natin, Monstera. Deliciosa natin. Medyo malikabok lang. At meron na siyang aerial roots. There you go. Tsaka yung bago niya na usbong. So, pwede na rin tayong mag-cuttings. Pero hindi pa yan not so soon.
Basta papalaguin ko pa siya. Itong isang snake plant natin, meron pang isang mahaba dito a week ago. Kaso parang na-fungus siya. So bigla na lang nabulok. Yan na lang inatira. Unti ko nang andalin sa ano yan eh. Pero hinabol ko yung isang stem noon, I remember, I cut it and then tinanim ko doon, pinatanim ko kay kuya. Hopefully mag-thrive naman siya. And good news, itong ating black na ZZ plant, meron ng bagong usbong. Oh. Green pala siya sa una, tapos magda-darken. Tapos yung meron itong isang leaf na malaki dati, na medyo nag-rotten na, nagtuluyan na siya nung nag-grow itong green. Pero nagda-darken na rin yung sides niya, oh, yung edges niya. Diba? Yun. Ito lang green, medyo hindi ko alam kung magsasurvive. Medyo nag-dry na siya. Kasi, yun, unang-una walang butas. Ginawa lang ni kuya ko to. And good news pa ulit, itong ating white ZZ plant, nag-survive na siya. Kasi nung una, natatakot ako. Aba, slowly na namamatay na siya. So what I did, hinayaan ko na lang siya dito sa sulok para hindi ko siya masyadong napapansin. And slowly, bigla siyang nag-adjust na. And nagkaroon na siyang bagong stem look. This is a new stem. Nawala na yung dito. Ayan o. Oh. Ito, mas mahaba to before. Na-cut na rin yung iba. Nung nabubulok siya. Pero naka-adjust na siya ngayon. And meron na nga siyang bagong leaves. Diba? Good news. Tapos ito pa yung isa sa mga nabulok din na snake plants. Pero nilipat ko yung natira. Na-dry na rin yung iba like this one. Ito, ang kasama nito before was this variety. Ito na lang yung natira. Tatlong klase. Tatlong pots to eh. Nag-dry na yung iba. Isa na lang natira. Surviving pa siya. Yan. Ito, mycans natin, patuloy pa rin siya nag-grow. Yun yung mga kinottings natin for Christmas na gift giveaways natin sa mga titas ko. And sa mga plantitos natin. And continuous pa siyang nag-grow ngayon. Yun. Itong ating isang horsetail ba to? Or I forgot, Florida. And then, it is not Florida. Ghost. However, wish may Florida ghost na ako, pero hindi. Mabilis din siya, oh. Ang haba na niya. I got this sa 7-star kay Nanay Vilma. And this Bilitay. Yung Bilitay natin, I got this nung tatlo pa lang yung stem niya. Pero ngayon nila na 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may postbong pa dun, oh. Yun. Isa pang postbong. And yung ating Monstera Dansoniae, nag-cuttings na ako nito. Yung nakat dito, tinanim na namin nila kuya dun sa Cavite and even this one. Oh. Yun. Tapos yung ating Peace Lily, nung na-transfer siya dyan sa sulok, since meron na siyang naaarawan na din siya dyan, mas nakahinga na siya and look, may flower na siya. Ganda ng flower niya, no? White na white. I'm thinking of putting that sa LP, pero baka hindi muna ngayon. Kasi mahilig yan sa tubig eh. Eh baka walang mag-alaga ng ano dun. Buti na lang sila, Nanay Marilyn siya, si Tatay June. Every other day, nandun daw sila sa lot nila. So sabi nila, i-include na nila yung mga plants natin. For now, sa atin pa rin naman sila kumukuha ng water. So, yun. Okay naman. Para give and take. And then, itong ating rosemary. Ayan. Kung pansin nyo, dun sa LP, meron na tayong malago na rosemary dun. Sana tuloy-tuloy lang. Yung lavender lang natin dun, yung nasa gate, sana mabuhay din. Pati yung nasa my side na kinot ko. Ayan, ito yung mga galing kay kay Pao, yung birthday gift niya nung ano. Okay naman siya din, malago na siya. And even this one, ano, buhay na buhay siya. And dito, from rare and exotic plants,
kay Doc Roland. Driving din siya. Ang next na idadaling ko doon sa Cavite is this one. Kasi hindi siya masyadong maganda yung tubo niya dito. Baka nahihirapan siya. So dadalhin natin ito doon sa next visit natin. Yan. Ito, iwan ko muna dito siguro. Though parang infected siya, feeling ko. Ito na lang yun natin. Kung makikita, mapapansin nyo, ito na lang yung rubber tree natin dito. Wala na yung ibang rubber trees natin na nakahilera dito before. Yung mga Thailand rubber trees natin. Nandun na lahat sa Cavite. And they're all happy. Kaya happy din ako for them. Yan, kaya ito na lang natitira natin ng ever, first ever natin na rubber tree. Yun yun, nung I got this ng for 1,000. Medyo ngayon nag-lower down na lahat ng prices. Pero okay lang. Kaya may sentimental value yan. Kasi since yan nga yung first natin. So, hinayaan ko muna siya dyan. But then, I'm thinking, kasi yung ibang rubber trees natin, inuwi natin sa Malolos, nasa pots pa rin. While, yung mga Thailand rubber trees natin na nasa Cavite na, nakadirect na siya sa soil. And, yun yung mas gusto nila. And I watched from other videos, talagang maganda yung rubber tree kapag nakadirect na sa soil. So, I'm thinking na yung mga naka-pots natin sa Malolos na rubber trees, na dali na rin natin doon sa Cavite para mag-prosper sila, mag-lush. Kasi mas may chance sila na lumago doon. So later on, pwede natin silang i-market. Mas madadami pa natin and malay mo, magawan pa natin ng business. I'm watching this agribusiness vlog. Agribusiness, how it works. And it's really informative. Of course, ang dami mong matututunan. And for a beginner like me, parang kang nagsiseminar. And I'm excited because I'm attending a seminar on how to have a bee farm. Di ba? Yun yung mga isa sa mga nilulook forward natin. Of course, matagal pa. It's gonna be a long, long, long way. So, no, there's no better way than to learn it from scratch, di ba? So, very useful yung mag-attend ka na seminars, you watch the videos on how to do it properly. Of course, ano naman yan, trial and error lahat. And matututunan mo rin yung mga bagay-bagay kapag nagkakamali ka. So, that's all part of it. Yun. Wala na ibang, meron pa ako isang natirang plant. Wait. Ayan, dito. Yan na lang yung natitira din dito sa my kitchen. While yung nasa CR natin, nag-dry na rin siya. So at least ito, buhay pa itong starfish natin, cylindrica bonsel. Ayan. So every week talaga, I always look forward na mag-weekend or yung day na pupunta ako ng LP para mabisita yung mga plants natin. And of course, very precious yung time natin doon. So, I really spend it wisely and very productively. Kaya lahat pinaplano ko within the week. Aside doon sa mga ginagawa ko, like editing ng ating vlogs, and then yung mga other things na pwede kong gawin, like for my singing, and then minsan pag may taping. So, but then at the end of the week, taga I really look forward na makapasyal doon sa ating little paradise. And that's it. Basically, yun yung buhay natin these days. And hopefully, mas maging productive pa tayo since nag-lower down na ng level 2 dito sa NCR. So, more chances of getting work and other projects. So, hopefully, we're keeping our fingers crossed para tuloy-tuloy tayo and very productive each day. Ang importante lang, we don't stop of doing something na alam natin mas magiging productive tayo and hindi tayo stagnant. So, every day I see to it na I vocalize pa rin and I try to think of something na alam kong worthwhile than being negative or anything. So, just keep safe and always remember panatilihin ang malinis sa puso para sa maliwala sa buhay. This is Sir Kuya Al saying goodbye. And please like and share all our videos and keep on watching them and hit the bell button para updated kayo sa lahat ng ating adventures. I'll see you all soon. Ciao ASAL Adventure. Yeah.
yun yung to isang golden photos natin, no? Sobrang ang lasa niya na nakagapang na siya doon. So next week, goodbye na muna tayo sa ating mga San Severian dito. We'll find a new home sa ating little paradise. Ciao, ciao! Laguna ng ating basin. Kinat ko lang yan, tapos pitoso ko dyan. Pero malaguna siya ngayon. Kaya na tayong gawa ng pesto.